Attorney Stephen David. Good morning po, attorney. Good morning, Sir Ted. DJ Chacha. Salamat sa inyo pong panahon. Attorney, nasaan po ngayon si Mayor Alice? Well, I'm sure nasa Pilipinas siya, pero hindi ko alam kung specifically kung saan location na Pilipinas. Kasi kahapon kausap ko, in-assure niya ako na dito lang naman siya sa bansa. Okay, sige po. So kayo po'y, kagaya po na inyong binabanggit sa amin dati, dumulog sa Supreme Court, ano po, sa adhikain, okay. Opo, sa adhikain po, maiksi lang sa adhikain, sir, na ipahinto po. Go ahead, sir. Hindi. Isa yun sa mga, yung ipahinto yung Senate investigation sa pagtawag-tawag sa kanya. Sa kanya lang. Hindi naman yung power ng Senate. Sa kanya lang as a person. Okay. Opo. And then, yun po lamang po ang inyong prayer dito sa Supreme Court, sir? Well, oo. Kasi marami kaming grounds na sinasite yan eh. Pwede ba yung sabihin? Opo. Go ahead. Go ahead, sir. Kasi, well, una, dami lang pinail na cases sa kanya. So, pagka yan, pinaharap mo sa Senado, ano man tanong dyan, pwede siya ma-incriminate. Yung right against self-incrimination, supreme right yan na constitution guaranteed dyan eh. Mm. Hindi pwedeng tapakan ng kahit sino yan, kahit ang Senado o ang Kongreso. Mm. So, ano yan, malaking karapatan niya yan, dapat tapos-tapahan. Plus, ito yung kanyang right to due process, una-una. Yung right to life. Ano ba ang buhay yung binigay sa kanya ng social media dahil sa mga Senate investigation? Bullying, cyberbullying, bashing. Kung ano na, na-judge siya without having been given the opportunity to press and preside in the proper forum, which is the Court of Justice. Okay. Yan, yung right to life, hindi lang naman yung buhay niya. Eh. Pati yung right to a good life. Opo. Tama yung sa guaranteed ng Constitution. Ang nangyayari kasi, because of the Senate hearing, ang dami na niyang na-encounter na threat, bullying. Mm-hmm. So, ano na, kaya sabi namin, siguro dapat, ako kasi noong ko pa siya nasuggest yan, at least ngayon pinakinggan niya ako. Opo, opo. Sige po. So, attorney, para ho at least nailatag niyo, no, yung basic po naman na karapatan, kahit sino, no, yung sinasabi po dito correct. Sa atin ni attorney, para maintindihan po natin ang hugot ni attorney. So, pero attorney, kahapon, naglabas po ng katibayan si Senator Sherwin na nag-aral sa Grace Christian High School itong inyong kliyente. Doon ho ba, meron ho kayo masasabi doon? Well, una-una, yun na nga, ang point ko, yung sinasabi nila na meron na sila mga solid evidence, hindi, ipahin nila sa court at doon tayo mag-usap. Kasi hindi okay. Naman yung Senate ang proper forum. Hindi ko maintindihan, ano ba ang objective nila doon? Bakit kailangan ibulat na siya at ipapahiya, nagsisinungaling siya? Hindi naman dapat ganun eh. Kung meron kang ebidensya, kung meron kang accusation, hindi isang pa mo sa court. Mm-hmm. Kung guilty siya, tayo kasi katotohanan na hanap natin pagpapahiya sa tao. Okay. Eh. Hindi naman natin dapat ipinapahiya yung tao kahit yan pa kasama yan. Kasi kung meron tayong hustisa, isang pa mo sa court kung talaga may kasalanan siya. Opo. Hindi managot siya. Wala naman tayong pag-uusapan dyan. Eh. Okay. Sige kaya po. Lang, sinasabi ko lang, iwasan natin yung paghusga sa tao na hindi natin due elementary principle of due process yan eh. Opo, opo. So, alam mo, Sir Ted, kahit nga ang Panginoon, nung nagkamali si Adan at Eva, hindi naman niya sinyatag. Binigyan pa niya ng pagkakataon. Medyo, with all due respect, attorney, ayoko na humpuntahan pa yung panahon ni Adan tsaka ni Eva, ha? Opo, opo. Ito lang po, attorney. Opo, opo. Pinapahiya yung tao, etc. Pero, attorney, sa kabilang banda, ano po, sa mga nagmamasid rito, no, na una nga din, gusto mo talagang bigyan ano, ng benefit of the doubt itong si Mayor, na interview nga siya, di ba? Alam mo yon yung kanyang malatelenovelang buhay, talaga namang anak pala ng kasambahay, etc. Anyway, habang tumatagal nga, ito na po yung mga informasyon, maaari ba nating masisi yung iba naman, no, hindi bahagi ng mga kumukutya, nagbabash, ano, na nag-iisip na sadyang ngayon, naiipit na sa kanto ang inyong kliyente dahil nga doon sa lumalabas na mga hindi, ayokong sabihin kasi nung alingan na hindi totoong mga sinabi niya sa Senate hearing vis-a-vis sa nalalantad ngayon na mga dokumento at ebidensya laban sa inyong kliyente. Hindi ba siya ang may gawa nito? Hindi. Yung mga dokumento yan, galing yan kung Opo, attorney, medyo tayo lang po napuputol-putol ha. Pwede ho bang ano?
post lang ho, sandali, ano, ayusin lang po namin kasi baka mobile po kayo. Okay, sa ating mga takapakinig, huwag niyong aawayin si attorney ha, kasi po siya po ay abogado ng isa pong ito ngayon na naharap po sa matinding hamon dahil nga sa patuloy na mga paglalantad ng iba't ibang mga sinasabing umano ay katibayan para pabulaanan ang mga kwento po ni Mayor Ali. Sige po. So, attorney, hindi ba't ito hong sinasabi nyo na lumalabas ngayon na paghuhusga ng ilan, eh, kagagawan din po ng inyong kliyente nga dahil sa ikinuwento siya, mayroong pong mga pagkontra sa kanyang kwento at ngayon ayaw niya nang humarap para ho i-confront siya nitong mga itong mga sinasabing katotohanan sa kanyang mga mali-maling kwento. Hindi. Una, yung kwento niya, yung kwento naman sa Senado, basis sa kanilang mga ebidensya daw na nag-gather nito, another side of the story. Okay. Yung dalawang yan, dapat iharap mo sa isang patas na hukuma at dyan natin mahugan kung saan yung katotohanan. Hindi porque sinabi ng kabila na ito, eh, totoo na yun. Opo, opo. Until less ang sabihin ng husgado na totoo to, doon lang natin dapat makakitaan na talagang nagsinungaling pala. Okay. Pero sa ngayon, yan lahat yan, allegation ng kabila, kahit pa sa timpano, katita yan, it's still this is allegation. Opo, at masagot ko lang sa mo, hindi dahil hindi niya ito humarap o ano. Namang problema sa kanyang ano eh, sa kanyang physical condition, dahil sa sabi ko, dami ng problema niya eh. Emotional strain siya, physical strain. So, paano pipiliti? Actually, na-advise mo nga siya humarap para wala tayo. Kaya lang nga, hindi kaya niya eh. Opo, opo, hindi opo. Sige. So attorney, sabi nga ho ninyo, at the end of the day, hindi husga, hindi Senado maghuhusga dito, hindi taong bayan, but it's the proper court, no? Sige po. So that's well point taken, ano po. Attorney, pag naglabas po ng arrest warrant ang within the day perhaps, no, ang Senado ho dito, dudulog din ko kayo kaagad sa Supreme Court? Saan po kayo lalapit? Hindi, kung maglalabas yung naka-arrest warrant, ano ko na yun, nasama ko na dun sa petition yun, yung motion to request the Senate to lift the warrant because of the pending incident kaya na nasa Supreme Court. Okay. So, para hindi ma-prejudice yung right ng Supreme Court na mag-admit sa propriety ng petition. So meaning may supplemental kayong petition na gagawin? Oo, kung ano, para i-tain yung status ko. Okay. Ibig sabihin, before yung ganyang pag-issue ng mga warrant. Okay, opo. Pero, opo, attorney, opo, so tama po yun, ano po, ito po'y dagdag, ano, na petisyon, ano, na hintayin muna natin tong resolusyon ng Supreme Court bago kayo maglabas ng arrest warrant nga para, no, para natin lang malaman kung tama ba si Mayor o hindi. Pero, attorney, kung hindi ho, theoretically hindi umaksyon dito ang Supreme Court at meron na pong arrest warrant na active, ano po ang inyong gustong gawin o payo sa inyong kliyente? Siya ba'y magtatago o kayo na mismo magkukumbinsin na humarap na siya? Hindi, actually, gusto ko talaga humarap siya kasi kung i-detain ba siya, ito naman, i-detain lang siya para magsalita, hindi naman para parusahan. So, ang content kasi ng court, ay ng Senate, dahil lang hindi mo sunod yung kanilang kahilingan na maging resource person. Kaya ngayon, kung ma-arresto siya, hindi naman natin pwede sabihin hindi positive, siyempre positive, maka-powerful na patas. E di magsalita siya, anyway, marami naman medical attendant doon. Then kahit ang pagkakuro, kung ganun, hindi natin masasabi the future eh. Pero yun lang naman ang kailangan nila sa kanya, magsalita siya, Opo. So meaning attorney, paglabas ng arrest warrant, walang action ang hukuman. Opo. Ang sabi ho ninyo, gusto niyo humarap na siya, pero at the end of the day, ano po? Opo. Kung kayo po ang tatanungin ng kliyente niyo, ano, lalantad na ba ako? Susuko na ba ako? Ang inyo pong payo ay sumuko siya. Matagal ko na sinasabi na certain kasi you hide from the law. Hindi ka pwede pagtalo, sasayangin ko. Habang buhay ka. Hindi naman ganun yan eh. Opo, dapat opo. Opo, opo. Sige po. So, sir, attorney, are you ready today kung sakasakali po na maglabas na arrest warrant and to convince your client na within the day lumantad na po ito para
Alam niyo ho yun, kasi doon din ho naman ito hahantong eventually, di po ba? No? Yeah, sabi ko, matagal ko nang ina-advise sa kanya yan na harapin pa. Kaya lang nga, ginagatan siya ko lang kasi di pa niya right against self-incrimination. Pero ako, yung factor sa proseso, siyempre advocacy natin yan, kaya nga tayo nakikado Opo. Sige po. So, well, attorney, kung sakasakali po, ay makikibalita ho kami within the day. And we appreciate again, ano po, ang inyong pagigibukas po sa amin tawag para din po makuha na po namin ang panig po ng inyong kliyente dito po sa isyong ito. Unless may tanong ka pa siya, okay ka na ba? Okay, sige. Attorney? Ay, dito po. Salamat for the opportunity. Opo, okay. Opo. Salamat po, attorney. Thank you. Si attorney Stephen David, ang legal counsel po ni Mayor Alice Guo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.